Hi, welcome back to my channel with Luis Asuncion. Gusto kong i-share sa inyo ngayon ay tungkol kay Andres Bonifacio. So, pero bago ang lahat, gusto kong munang i-request sa inyo na mag-subscribe muna kayo dito sa akin channel para maging updated tayo sa mga bago nating mga kwento at bago nating mga vlogs like yung titingin tayo ng ibang videos, tapos nagko-comment tayo, then historical naman tayo tungkol kay Andres Bonifacio. So that's it, so let's start. Si Andres Bonifacio ay pinanganak noong 30 ng Nobyembre 1863 sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ang kanyang mga magulang. Siya ay nag-aaral ng elementarya sa mababang paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu. Ngunit siya ay nahinto sa pag-aaral ng namatay sa sakit na tuberculosis ang kanyang mga magulang. Sa edad na 14 ay siya na ang nag-alaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na sina Ceriaco, Procopio, Petrona at Eraudio. Pagtitinda ng baston at pamaypay ang tanging kinabubuhay nila. Kahit salat sa pinag-aralan, marunong siya mangbasa at sumulat. Nalubasa din siya sa pagsasalita ng salitang Kastila, kaya't nakapagtrabaho siya bilang ahente at clerk. Dito ay pinakita niya ang kanyang determinasyon at sipag sa kanyang trabaho. Dahil dito, naging matatag siya sa kanyang trabaho. Bagamat mahirap, mahilig siya mangbasa ng mga libro tulad ng nobela ni Rizal na No Limitang Hire at El Filibusterismo. Ang Mabuhay ng Pangulo, ang Les Miserables ni Victor Hugo na kanyang sinali sa Tagalog, ang Pagkasira ng Palmira at Himagsikang Pranses. So napakarami niyan. Sumulat din siya ng mga artikulo at mga tula na patungkol sa pagmamahal sa bayan, karapatang pantao at kasarilan ng ating bayan. Isa sa mga naging sikat nga rito ay yung tulang kanyang sinulat na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. Dahil sa kanyang mga nabasang aklat, nagsiklab sa kanyang kalooban na gumawa ng himagsikan at kaya itinatag niya ang Katipunan o mas kilala sa KKK o Kataas-taasang Kagalang-galangan ng Katipunan ng mga Anak ng Bayan. Noong 7 ng Hulyo, 1892. Matapos dakipin at ipatapos si Dr. Jose Rizal sa dapitan, itinatag niya ang Katipunan kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata at Diodato Arellano. Dahil dito, kinilala siya bilang ama ng revolusyon at itinawag siyang supremo ng ibang mga kasapi ng Katipunan. Ang kanyang asawa na si Gregoria de Jesus ang siyang lakambini ng Katipunan. Mabilis na dumami ang kasapi ng Katipunan maging iba't ibang panig ng Pilipinas. At noong Mayo 1886, nagplano na sila na maghimagsik laban sa mga Kastila. Ngunit hindi ito natuloy sapagkat natuklasan ito ng mga Kastila. Noong 23 ng Agosto 1896, mayigit sa 1,000 Katipunero ang sumama sa kanya sa Puglawin, Caloocan. At doon ay sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula. Sa gitna ng revolusyon, isang pulong ang ginanap sa Tejeros, Cavite sa kahilingan ng mga Katipunero magtalo na ang lumahok ay mula sa Cavite lamang. Si Bonifacio ang namuno sa pagkupulong upang itatag ang Republika ng Pilipinas. Sa halalan, si Aguinaldo ang nahalal na Pangulo. Si Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo at si Bonifacio ang tagaliham. Dahil sa tagasunod ni Aguinaldo ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Bonifacio, minaliit nila ang kakayahan ni Bonifacio dahil sa siya ay mahirap lamang. Nainsulto si Bonifacio kaya't ginamit niya ang kanyang karapatan bilang pinakamataas na pinuno ng Katipunan upang walang bisa ang halalan dahil sa pandaraya ng mga magdalo sa dasabing putuhan. Dahil dito,
Kinasuhan siya ni Aguinaldo ng sedisyon at pagtataksil sa mga Magdalo. Habang hindi pa nakalalabas ng Cavite si Bonifacio at ang kanyang pamilya, inaresto at ipinapatay ni siya ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan dahil daw sa kanyang mga gawain na paglaban sa bagong pamahalaan. Pinatay siya sa kabundukan ng Maragondon, Cavite noong 10 ng Mayo, 1897, kasama ang kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. Hanggang dito lamang sa aking mga tagapakinig. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, maaaring mag-subscribe ka na po ngayon. Click ang subscribe button na sa ibaba at click din ang notification bell para mag-updated tayo sa ating mga susunod na mga kwento patungkol sa mga bayani at iba't iba pang kwento. Paki-like na rin ang video na to upang maparami na rin natin ating mga ang nagkagusto sa kwentong ito. So maraming salamat sa pakinig. Hanggang sa muli. Paalam.